Guys, meron tayo ditong 16 units ng system unit. So, ang gagawin natin, i-install natin ng Windows to bawat isa. Imagine nyo kung format natin bawat isa yan. Napakatagal sa isa. So, guys, pagka gantong unit na same lang siya, lalo kung mga same motherboard, lalo kung sa mga computer chip na siya gagamitin, hindi natin i-format isa-isa yan. Isa lang ang format natin dito, and then gagamit tayo ng disk cloning. Iko-clone lang natin yung isang unit para maging dalawa. Once na matapos mag-clone tong dalawa, so dalawa na yung pwede mag-clone. So, apat na agad. After ng apat, pwede na ulit mag-clone yung apat, walo na yon. And then 8, 16, so on and so on. So, mas mapapabilis yung trabaho natin pag ganun. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-disk cloning. And you're watching Chris Random Tech. Kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell. So, ang una guys, i-reformat muna natin to isang PC. Kung paano mag-reformat, mayroon tayong video niyan. Click nyo lang po sa description kung paano natin i-reformat ang bagong computer. Setup muna natin to, reformat natin. Setup natin yung Microsoft Office. Kung gusto nyo lagay ng games, lagay nyo ng games. Basta yung kompleto na siya. Kailangan kompletong-kompleto siya before natin siyang i-clone. So guys, after ng installation natin, pwede na natin itong i-clone kung naka-install na natin yung mga kailangan natin. Yan ay magiging itsura niyan pag nag-clone tayo. So kung may mga games man yan, so ganun din ang mangyayari. So guys, sa cloning, 500GB itong laman nito, yung di natin wala namang halos laman. Kung magko-clone kayo, pwede kayong maglagay ng mas mababang hard drive kung wala naman itong laman. So mag-automatic naman yan. Pero kung puno ito ng games, kailangan ang i-clone ninyo na destination is 500GB pataas din. So guys, itong gagamitin nating tools ay Strelec. So tuturo ko rin sa inyo kung paano to gawin. Actually, marami namang tools na pwedeng gamitin. Meron yung Partition Magic, yung mini tools na Partition Wizard, Acronis, HD Clone. So marami. So ito naman, marami kayong mapagagamitan nito. Parang high-rents din siya. May mga pang-testing tools din. So guys, ang gagawin muna natin, magda-download tayo ng Strelec na ISO tsaka Rufus. So lalagay ko na lang po yung link sa description kung saan nyo po i-download yan. So once na download nyo na yung ating Strelec, so ito na po yung ISO file niya, and then ito yung ating Rufus. So ganito po siya, irarun natin yung Rufus and then lalagay natin yung ating flash drive. So kailangan po 4GB pataas. So dapat wala po siyang laman. And then i-select po natin yung ating ISO file. Babrowse natin doon sa pinag-downloadan. Kukunin natin siya dito. I-select natin siya. So pag okay na ang ating boot selection, punta naman tayo sa partition scheme. So dapat MBR. And then yung target system is dapat BIOS UEFI. And then check natin tong use Rufus MBR. And then sa volume level, so kahit ano po yan. And then sa ating file system, dapat NTFS. And then quick format. So sundin nyo na lang po yung nakacheck dyan. And then click start. Then mag-warning po yan na madedelete po lahat ng laman ng data ng USB. Click OK. And then antayin lang po natin siya matapos. Then i-click natin yung close after. Tapos pwede natin eject ang ating flash drive. So pag meron na tayong Strelec guys, pwede natin i-restart ng ating computer and isaksak natin ng ating flash drive. Ang gagawin natin dito guys, iboot natin ang ating computer sa ating USB flash drive. So in this case guys, dapat nakakabit na yung ating isang blanco na hard drive o yung destination drive natin na pagkuklonan. So yung isa po nandito nakakabit, yung main, tapos ito po yung blanco nating hard drive. So guys, punta tayo sa ating boot menu key. So sa akin po F12, so iba-iba po yan, depende sa computer. Mas maigi i-google nyo lang po, depende sa brand ng inyong computer. So kung wala pong boot menu key, kailangan nyo pang i-enter sa BIOS para mag-first boot. So pag nandito, seselect natin yung ating flash drive na USB. Tapos magbo-boot na po siya sa ating flash drive. So dito guys, makikita nyo may DOS menu na kagad tayo. Meron tayong mga testing tools dito. So pwede nyo rin pong magamit yan sa pagtitesting. So sa ngayon guys, boot muna tayo sa USB through Windows 10. So 64-bit tayo. So after nito mag-load, makikita natin yung ating pinaka-mini Windows. So dito marami tayong tools na pwedeng magamit dito sa pag-network, pagre-recover ng hard drive, sa BitLocker, ito, unlocking BitLocker, RAM disk. So marami pa, explore nyo na lang ito. So ngayon, pinaka-gagamitin natin is disk cloning. So punta tayo dito sa Windows, all programs. So marami tayo tools dito, diagnostic, and mga yan. Documents, driver, formatting. So lahat yan nandyan, pati pang reset ng mga password ng ating PC, Windows. So dito tayo sa backup and restore. Ito marami tayong tools na pwedeng gamitin, Acronis. Pwedeng, halos lahat yan pwede natin gamitin. So ang gagamitin natin ngayon is AOMA backupper. Punta tayo sa clone. And then, dito tayo sa disk cloning. Pwede tayo mag-clone ng partition lang, pero tayo buong hard drive ang i-clone natin. So ang gagawin natin source is itong disk 0. Ito yung pinaka-source natin, yung 500GB. And then ang gagawin natin destination is yung 320. So dito guys, kung napapansin nyo, ang ating source is 500GB and then 320 yung ating destination. So okay lang po yan. As long as hindi naman pupuno yung ating source drive, so pwede natin siyang i-clone kasi mag-automatic resize naman yan. Pero guys, kung puno naman po ang inyong source drive, so dapat
same yung drive or mas malaki yung ating destination drive para hindi magkaroon ng conflict. So next lang natin yan. Then click natin yung destination. Next ulit. So may warning dito. So mabubura lahat ng laman nito. At magko-convert din siya sa GPT kasi GPT yung ating file system. And then okay na yan. Click natin start clone. Then magko-clone na yan. Hintayin na lang natin. So guys, makikita niyo finish na. O, click lang natin itong finish. And then ang mangyayari, reload disk. So wait lang natin. Parang biniverify lang yan. So after na natin dito sa cloning, pag nag-copy na yan, susubukan na natin silang itong dalawang hard drive, susubukan na natin paghiwalay. So gamit ang dalawang PC, kailangan magbuboot siya ng magkahiwalay na Windows. So yun guys, nandito na tayo sa isang computer. Sinaksak na natin yung hard disk na na-clone natin. So nagbuboot na tayo ngayon sa ating Windows 10. So nakikita nyo, nag-i-starting na siya. So ito, buksan naman natin yung isa, yung pinaka-main source natin kanina. So dito sa ating bagong clone, eh medyo matagal ho yan kasi nagre-reconfigure pa ulit siya eh. Dahil panibagong serial number ulit yung na-detect niya. So antayin lang natin to. So ngayon guys, nakita nyo, nakaboot na siya sa ating Windows. Ayan guys, makikita nyo silang dalawa. So identical na po sila parehas. So kung ano yung nandito sa source natin, yung naging destination natin. So kahit magkaiba po sila ng capacity ng hard drive, nag-automatic na po yun. So ngayon, ang isi-setup natin, before tayo magkabit ng network, halimbawa lalo sa computer shop, kasi pag tinignan natin yung properties nito, saka yung properties ng isa, so ito, makapansin nyo to, yung computer name. So ito kasi yung magiging network name natin pag nag-network tayo. So ganun din sa kabila. So once na maklone natin yan, dapat papalitan natin yan. Halimbawa, PC1, PC2, PC3, ganun. Para hindi siya magkaroon ng conflict sa network. Kasi once na ni-network natin ito, magkakaroon ng conflict yan dito eh. So before natin siya ilagay sa network, dapat mapalitan na natin siya kagad. So punta lang tayo dito sa change settings. And then, punta tayo dito sa rename this computer yan. Change. So dito mababago na natin yan. So kahit naman anong pangalan ilagay nyo rito, basta hindi lang tayo magiging parehas dun sa mga iba nating computer. So after nyan guys, ready na to. Magagamit na natin ang ating computer. So ganun lang kasimple guys. Ngayon meron na tayong dalawang unit. Ngayon ito, pwede na itong mag-clone at pwede na rin yung mag-clone. So times 4 na agad yon. And then sa next is yung 4 naman, magiging 8. So gaya ng sinabi ko kanina, times 2 lang yon. So mapapabilis yung trabaho natin pag maraming unit ang gagawin natin. So yun lang guys, sana nakatulong to. Please subscribe and then hit that notification bell. Yun lang po, God bless.